Master at ang topic po natin ngayon ay tungkol sa 3-way switch. Paano nga ba mag-wiring ng 3-way switches? At ano ang ibig sabihin ng 3-way connection? Ang tawagin dyan sa atin sa Pilipinas, 3-way connection. Dito po sa Saudi, ito po ang yung tawag dito ay 2-way connection. At ang tawag din po sa switch na ito, ito po ay 2-way switch. Bali po, ang 3-way switch po ay to control lights in two different location. Kino-control niya yung ilaw sa dalawang magkahiwalay na lugar. At karaniwan po itong kinakabit sa mga stairway at sa ating mga bahay sa hagdan, halimbawa up and down ng bahay natin, pwede po yan, i-install nyo po dyan sa inyong stairway ng bahay. Bali po, ito po ang gagamitin nating switch. Ayan. Ang ganda itong switch na cute, baka cute. Bali po, ito po yung ating common. Ayan, common traveler 1, traveler 2. Ganon din po yung isa, parehas lang po naman ito. Parehas lang po yan. Traveler 1, traveler 2, tsaka yung common. Tapos po, ito po yung ating gagamiting wire. Ito po ay 14 AWG. Itong ating wire. 2.0 po ito sa mm. 2.0 sa mm ito. Bali po, ito po yung ating hot wire. Hot wire po ito. Ito yung hot wire natin, power supply. Ito yung neutral natin, ito yung ground. Bali po dito, ito po yung ating traveler. Itong dalawang wire natin, ang gagawin po natin traveler 1, itong red conductor at itong blue conductor, ito yung ating traveler 2. Tapos ito yung neutral natin at grounds. Ganun din po yan sa kabila. Ganun din po, parehas lang po. Tapos ito yung pupunta natin sa ilaw, ito yung ground, ito yung ating neutral, ito yung ating common. Okay po, umpisahan po natin, ikabit po natin to. Itong ating hot wire dito sa common. Ating black color, ito yung ating neutral. I-connect din natin siya doon sa neutral. Tapos, lagyan natin ang connector. Ganda pong gamitin itong connector kumpara doon sa electrical tape. Ito rin ating ground, ganun lang din po. Connect din natin. Kapag po yung switch nyo ay mayroong ground, ano po nyo, ikabitan nyo po ng ground. Kasi po sa ito po, wala pong grounds na nakabitan, kaya po hindi ko po kinabit. Kasi kadalasan po yung iba pong mga switch na ganito, may sa ganito pong, halimbawa sa side ganito, may kabitan po ng ground. Yan, kakabitan nyo po yung kukunik nyo din dito. Tapos ilagay lang po natin ito sa loob ng box. Tapos itong ating traveler, connect natin itong ating traveler. Yung traveler 1 natin, ayan, dito, traveler 1. Ayan, tapos itong traveler 2, itong ating kulay blue. Natin.
line lang natin yung mga wire, tapos pasok sa loob, tapos saka nyo siya tornilyohan. Tapos kabit natin yung cover. I-press nyo lang yan. Papasok na. Ayan, tapos na isang switch natin. Dito naman tayo sa pangalawa. Pangalawang switch. Unahin na nating i-connect ito ang ating ground. Katulad po ng sabi ko kanina, kapag po may ground itong switch nyo, itap nyo po dito, i-connect nyo din dito. Saka nyo siya lagyan ang connector. Tapos ito ang ating neutral. I-connect na natin siya. Ganyan natin ang connector. Yan, tapos ikabit natin itong switch. Yung ating traveler 1. Itong ating red conductor, traveler 1 natin, i-connect din natin sa traveler 1. Tapos po itong ating blue. Connect natin dito sa traveler 2 din. Tapos po itong ating common ng papuntang ilaw dito sa gitna sa common din. Yan. Okay na. Tapos i-alit natin. Tornilyohan din natin to. Tapos yung ating cover, lagay natin yung ating cover, press lang nyo, yan. Tapos itong ating ilaw, yan, kabit natin itong ating ilaw. Ito pong ilaw natin, wala ito pong ground, walang ground. Itong ating ilaw na spotlight. Kaya yung ground po ilagay na lang natin muna dito sa loob. Tapos kapag po may ground yung ilaw nyo, ikabit nyo po yan kasi po napaka-importante po niya. Kailangan pong pag may ground ang ilaw, ikabit din po natin yung ground. Lagyan din natin ang connector. Yan. Kapag po ang gamit yung box ay yung mga steel, yung mga steel na box na katulad nito, yung 2x4, may mga lagayan po ng ano yun, ng grounds.
pasok lang natin dyan sa loob. Pag po nasa field kayo, sa actual pong scenario, hindi po ganito kaikli ang wire. Ang wire po doon, na pag nasa field na po tayo, eh, mahahaba po at saka medyo mahaba ang piping. Kumbaga po ito, ginawa ko lang po ito. For educational purposes lang po ito. At guide, magsilbing guide lang po ito ninyo pag po kayo ay nasa field na. At sa mga baguhan po nag-aaral ng electrical, ito po ay maganda. Maganda po itong guide para sa inyo. Magpo, testingin po natin. Check po natin ito kung gagana po ito. Okay. Switch natin. Dito tayo mag-umpisa sa una. Ayun. Tapos patayin natin dito sa kabila. Okay. O, iun natin dito. Patayin natin dito sa kabila. Ayan. Yan po ang tinatawag na three-way switch. Ganyan lang po siya mag-function. Yan po. Yan, tingnan nyo. Kahit saan nyo i-on, pwede. Yan ang kagandahan po nito, itong three-way switch. Ang mahirap lang po, kung nasa field na kayo, yung medyo pag cable pulling, at saka yung pag-piping, yun lang po ang medyo mahirap gawin dyan. Pag po sa pag-install ng switches, madali na po, tsaka po yung ilaw. Maraming salamat po at sana po meron kayong natutunan. At para sa mga baguhan pong nag-aaral na gusto matuto ng pag-wiring ng electrical, at maganda po ito, video nyo po itong gawing guide. Guide lang nyo po ito kasi po sa field po hindi po ganito ang actual na nangyayari. At maraming salamat po.